internet line or landline. Landline. Yan, landline. TV line or fixture. Abang natin yan. So, ayan. Ito yung kanina, three-way switch yan. So, two location in one bulb. Two location in one bulb yan. Meron dun yan sa baba, switch. Tapos ito, TV line. Yan. TV line. Ayan, papunta yan doon. Tapos, ito ang line natin. Outdoor. Pero yan, temporary yan. Temporary. Kasi, ang kabilang dulo nito is, kabilang dulo niyan is nasa baba. So, dumaan lang yan dyan. Ito. Ayan. So, pero itong internal niyan, internal nitong antena is, ayan, pumunta yan doon, then dumaan doon, tapos lumabas doon sa outdoor. So, ito yan. Ayan. Kung makapansin nyo, mayroon tayong photo cell dyan. Tapos yung antena, pati yung landline natin. Ito yung sa ating internet. Yung sa antena ito. Ayan. Antena. Ito yung landline. Tapos yung ilaw natin, ayan. Naka-photo cell yan. Yan, tatlo na yan. Pati itong kabila. Ito, naka-photo cell yan. Photo cell yan, lahat. Yan, tatlo na yan. Pero dito, tugang yan. Itong dalawang ilaw na to, pati yung sa gitna, is magkasama sa isang switch. Yun is bukod yun. Kasi kung di ko pinagsama kasi dito pwede kasing tambayan dito. Bali, itong window, itong bintana na to, double access siya. Pwede mong pwedeng fire exit o kaya bintana. So, ito yan. Tsaka pwede rin tambayan dito. Kaya binukod ko yan para doon diaksaya kung walang tao doon. Diaksaya sa ilaw. Kaya bukod ang switch nun. So, ito ang switch niyan. Ito. So, ito yung solo. Tapos, ito yung dalawa. Tapos, ito yung tatlo sa harap. Ito, sa harap. Yun, nandito na ilaw. So, ngayon, kahit buksan ko yan, di ilaw yan kasi maliwanag. May araw pa. So, yung sensor natin is nakaka-detect ng liwanag. Ayan. It means, hindi pa madilim. Pag madilim na, tsaka siya mag-iilaw. So, ang purpose natin dyan is, kung aalis tayo ng bahay, kahit umalis ka ng umaga, i-on mo lang yung switch. I-on mo lang yung switch kahit umalis ka ng umaga. Pagdating ng gabi or ng 6 p.m., once na nakasense yung sensor natin ng dilim, ano na siya. So, iilaw na siya, mag-on na siya. Pero kung madilim naman, kung madilim naman is in-on off mo yung ano, yung switch, active pa rin siya as manual operation, pwede yun mangyari kasi nakakasense ng madilim yung ano, yung sensor natin. So yan, di-correcta yan sa switch, ay sa ilaw. I mean, nakarekta yan pero dumaan yan sa mga terminal block kasi just in case na masira yung ano, yung sensor, hindi hirap tayo mag troubleshoot or mag process lalo na kung may case amin na. So ito yung ano niyan. Ito ang terminal block niya. So ayan. Yan terminal block niya. Meron naman yan mga ano
mga identification. So ayan. Kung gusto mong i-ano, nasira yung si photocell, so pwede mong erecta dito as a manual operation. Hanapin mo lang yung linya ng switch tsaka linya ng ilaw. So yan. Yung sensor na yung sabi ng iba is mabilis daw masira. Purpose ko naman, since outdoor dapat talaga yun, naka-stable sa outdoor. Hindi yun kagad masira kasi nilagay ko siya sa nilagay ko siya sa hindi access sa hindi sa expose, hindi siya expose sa init. As in liwanag lang talaga siya. Liwanag lang talaga ang masisense niya. Hindi yung init. Kasi yung iba, kahit lumalabo yung salamin, kasi, ay yung pinaka-plastic niya kasi, nabibilad sa init. So, itong ginawa ko. Ayan. Mayroon siyang bubong. Ayan yung sensor niya. Yung puti na yan, yung sensor yan. Ayan. Nagda-dark kasi yan once na nabibilad sa sa init or exposed sa init. So yan, hindi yan naiinitan. Hindi yan naiinitan, side na yan. Tsaka dito ang araw is yung patakip sa ilim na. Tapos, ang purpose na rin yan, pwede tayong pumili ng either gawin nating manual kung nasira, kung nagka-defect si photocell, pwede rin gumamit tayo ng relay, contactor o kaya ng timer. So, i-ano mo na lang yun doon. I-attach mo na lang yun doon dito sa reel niya. Dito sa reel niya, ayan. Kaya pinahabaan ko to. Kaya pinahabaan ko yan. Kasi just in case na lagyan mo ng timer o kaya ng Ang pag-timer naman kasi, aksayado sa sa kuryente kasi always accessible yon or always gumagana once na may timer. Pero yung photocell is tipid yun sa kuryente kasi di siya active once na wala siyang nasesense na madilim. So, yun lang. Ito yung niya. Mayroon tayong dyan, box para sa mga loop na wiring. So, yun lang. Bali, mayroon dito tayong tatlong wire. Dito ay tatlong ilaw. Center line. LED strip. Tapos, pin light. So, ganun dito ganun din, tatlo din. Center lights, tapos LED strip lights, tapos drop lights. Meron din tayong drop lights dyan, dito. So, sa drop lights, ang gagamitin natin yung mga, daylight or warm white para, yung nag-yellowish ang dating, para maganda yung accent niya. Nakadrop siya dito. Hindi movable, solid yung yung string niya, naka-solid siya. Kasi pag chain o kaya ng parang rope is mag-move 'yon. So dapat lang pwedeng apat dito or tatlo. So small wattage lang ang gagamitin natin. So parang ganito ang kulay niya. Ito tricolor 'to. Ay yung itong ilaw natin sa outdoor sa terrace. Tricolor 'yan. Ayan, ayan. Yan, white. O yan. Warm white yan. Tapos meron pa dyan isa yan. So, yun lang. Thank you. Maraming salamat. Tapos dito pala sa CR. Naglagay ako ng dito, switch as a normal operation. Pero may abang ako dito ng ball switch. Ito. Nakalagay yan sa amba kung wala pa kayong nakikita niya. Nakalagay sa amba yung switch niya. Pero pag mayroon kang ganito, kailangan idaan mo pa rin yung wire dito. Kasi just in case na masira naman o magka-defect,
pwede mong i-manual operation. Pero kung ano, pwede kong hindi, kung mayroon kang ano, switch na ganito, yung sa ano, sa amba, is yung wire natin dito sa switch is i-terminate natin parehas. Kumbaga naka-series siya. Dadaan lang siya ng box dito kasi in the future nga noon siya masira yung sensor o yung isang switch. So, ang mangyayari niyan, 'di ba? Ano 'yan? Gagamitin ata ang klase ng ano ng ball switch is parang SPDT if not mistaken, parang ganoon. Kasi pag binuksan mo yung ano, pag binuksan mo, nasa labas ka, pag binuksan mo yung pintuan, sarado pa ang ano niyan, ilaw. Tapos pagpasok mo, tapos pagsara mo, tsaka siya gagana. Tsaka siya a-active yung ilaw. So, dito nga na, may ginawa ka, ganyan, ganyan. Tapos, pagtapos ka na, pag binuksan mo ulit yung ano, yung pintuan, pag binuksan mo ulit yung pintuan niya, still on pa rin yung ilaw. Tapos pagsara mo ulit ng pintuan, magkuklose na yung ilaw. So yun ang purpose niyan dito sa amba. Yung single pole double throw. Meron kasing single pole single throw. So ang wiring kasi ang ano niyan, ang wiring ng identification niya, yung single pole double throw, hindi ako nagkakamali, is tatlong wire yon. Yung single pole, single throw, dalawang wire lang yon. Parang switch lang, parang ganito lang ang style nun. Parang normal operation lang. So, much better, tanungin nyo pa rin yung materialis kung ano yung... Please subscribe, like, comment, and share this video. So, abang na natin yan kasi kailangan niya nakabaon sa amba. Lalabas yung pinaka amba tulad nito amba to. Ito amba. May yung ball switch yan, parang ano, bulitas. Pag nakasarado, nakalubog yung bulitas na yun. Pag binuksan, itong klaseng switch na to ay combination to ng mechanical tsaka ng electrical. Mechanical kasi may motion tayong nangyayari. So, basta ang mechanism niya, pag sa labas ka is mag-on lang siya pag sinara mo yung pintuan. Pag sa loob ka naman, mag-off lang siya pag sinara mo ulit yung pintuan. Ganun lang scenario. So, dito kasi sa lugar namin, wala akong makita na ganitong sistema. Pero nakakita na ako nito dati. So comment down below na lang kung meron kayong alam na lugar na pwede mabilhan kasi sa online wala. Maraming salamat.